Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naging matagumpay at mapayapa sa pangkalahatan ng barangay at sangguniang kabataan elections ayon sa COMELEC. Katunayan, nagsimula na ang proklamasyon ng ilang nagsipagwagi sa katatapos na halalan. Yan ay kahit pa nakaranas ng ilang aberya at insidente ng karahasan ang ilang bahagi ng bansa. May balitang A2Z si Ian Maghanoy. Alas 3:00 sana ang nakatakdang opisyal na pagtatapos ng pagboto ng lagpas 9 milyong botante sa mahigit 200,000 polling precincts sa buong Pilipinas para sa Barangay and Sangguniang Kabataang Elections o BSKE ngayong araw. Pero ilang mga rehiyon ay bahagyang nalit sa pagsasara ng presinto ng 1 hanggang 2 oras bunsod ng ilang mga aberya. Kabilang dito ang isang presinto sa Puerto Princesa sa Palawan. Ilang mga botante kasi ang nagpunit ng 200 COMELEC booklet, habang ilang mga teacher ang nagurong sulong para magsilbi sa BSKE sa Bangsamoro Autonomous Region. Bagay na sinalo ng personnel ng pambansang pulisya at Philippine Army. Kinailangan namang umawat ng mga sundalo at pulis na nakabantay sa nunungan Lanao del Norte nang magkairingan ang mga supporters ng magkaribal na kandidato at nagkasuntukan sa labas mismo ng polling precinct. Sa Lanao del Sur naman, 2 ang napaulat na patay matapos pagbabarilin ang asawa ng isang barangay captain. Sa kabila nito, ayon sa COMELEC, generally peaceful naman ang halalan. Generally po, napakamaayos ang ating pong halalan, malinis sa buong bansa. Yung po mga ilang insidente nangyari po yan sa Bangsamoro, And unfortunately, merong pong namatay, lalong-lalo na po sa Butig, Lanao del Sur at dito po sa Maguindanao. Ipinunto ng komisyon na naging maayos din ang pilot testing ng mall voting sa mga mall sa bansa kabilang sa Manila City. At least po pag nasa mall, maayos po yung kanilang pagboto. Yung mga kababayan natin hindi po mahihirapan sa pagboto po nila. Okay naman po, mas at ease compared doon sa mga previous na elections po natin. Mas maluwag kasi isang barangay lang po yung kinikater po ng mall voting dito. So, ang bilis, wala pa yatang 2 minutes. Okay naman po, and mabilis naman po yung process, and mabait naman po yung staff. Matagumpay rin daw ang kauna-unahang automated BSKE polls na isinagawa sa 3 lugar sa Cavite at Quezon City. Napaka-successful po yan. Halimbawa na po dito sa Pasong Tamo at syempre dyan po sa Dasmariñas. In fact po, kanina pa sila nag-proclaim. Ang kauna-unahan po nag-proclaim ay ang Aurora. Siguro dahil isang presinto po yung sa Aurora. At pagkatapos dyan nga po doon sa automated BSKE sa Dasmariñas, madami na rin pong sumunod dyan po sa Region 3 at saka dito po sa Region 4. Makailang beses ring naantala ang BSKE dahil sa pandemya at marami pang dahilan. Pero ngayong araw, October 30, 2023, sa kabila ng mga aberyang naganap, masasabi ng COMELEC na naging matagumpay ang pagtataguyod ng isang malaya, malinis at mapayapang halalan. Isang patunay na ang demokrasya ng Pilipinas ay buhay sa ating mga puso. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.